nag-turn tayo ng haul. It's a Hortaleza haul and a bag haul. Ayan. Ano-ano ba yung binili ko sa Hortaleza? So, unahin ko na yung dalawa na nakalabas kasi tinry ko na siya. Nilagyan ko siya ng alcohol. Pang spray. Kasi syempre, pandemic, mas madali ito. Maganda yung spray niya. It's only 38 pesos sa Hortaleza. Bumili lang ako ng dalawa, nagtry lang ako. So far, okay naman. Siguro wag yung lagay super mababagsak. So, ingatan dun sa mga may bata, may mga anak na maliliit. And then, kaya ako nagpunta ng Hortaleza kasi may balak ako sa buhok ko. May masama akong balak sa buhok ko. Although ginawa ko na siya way 3 years before bago kami kasal. So gusto ko siyang ibalik pero different color. Bleach pa rin pero medyo different color ba? Hindi ko alam eh. So mayroon akong biniling set na siya sa Hortaleza, yung Brazilian blowout para after ng hair color and the bleaching. Meron tayong treatment na gagamitin. Ang pangalan niya, The Beer. So, Hortaleza lang siya. Tapos, magkano siya? It is 381. Set na siya. Ang maganda dito, parang meron na siyang shampoo eh. Na gagamitin mo talaga lagi. Ang ingay po nila. Liam, tingin ka. Si Kuya. And then, yung oxidizing emulsion cream ng Mondes Spa. Kahit naman dati nung ako lang yung nag-call hair color, sa Hortaleza lang din ako bumibili. Or minsan, kapag nagsisale yung L'Oreal or yung Revlon, ganyan. Ito super okay naman. Basta alaga ka lang sa treatment. Ngayon kasi, the usual kong ginagamit is yung keratin. Siyempre, nahawaan tayo ni Miss Anakay. So, tinry ko dun siya. Okay. Although, ginamit ko na yun dati pa. Pero ito yung brand na ginagamit niya is yung castor oil. Tinry ko. Super bango. Anyway, back to this. It's 9%. Sinabi naman ng hairstylist ko, it's either 12 or 9 for bleaching. And this is only 87 pesos na. Malaki na siya. Since, kung gusto mo daw ma-achieve yung gusto mong hair color, parang 3 times siyang i-bleach. Pero depende pa rin sa buhok. Next is, yung meron tayong purple shampoo. After nung bleaching and all the hair color, ito yung ginagamit din. Ito din yung gagamitin mo na para hindi agad mag-wash off yung color niya. And then, syempre, yung importante sa lahat, yung ating bleaching powder. Malaki na siya kasi yun yung sinabi din sa Hortaleza na mas okay. Ito, it's only 118 pesos. Malaki na siya. Tapos binuksan ko, akala ko puno talaga, di ba? Ganito yung laman. Napeke tayo. Pero madaming naluto for bleaching. That's 118 pesos lang. And lastly, yung pinaka-importante, yung parang mixing bowl niya in yung brush. Ito naman, 25 pesos. And ito, PAM mixing bowl, light blue, 47 pesos. Okay na din, kasi makapal. Yung una ko dating itim, okay naman, pero ano siya eh, medyo malambot. So, total is 983 pesos. So far, okay siya. Kasi kung magpapasalon ka, the usual range is 3,000 and up. Tapos, ito, babayaran ko lang din yung hairstylist. Mag-uusap pa kami. Pero more or less, mga nasa roughly 2,000 lang. So, mas mura. Mas mura. Kasi, ito magagamit mo pa ulit. Ito magagamit mo siya talaga ulit. Kasi unlike pag sa salon, yun na yun. Depende ba kung meron kang treatment na gagawin. Sa'yo. And then, bago yung bag, may dumating na pala. Akala ko yung sa car mount. Hindi pala. Folding desktop iPhone stand. Kasi, minsan pag may ginagawa ako, yung iPad, nakasuksok dun sa lamesa, tapos yung cellphone, lumalaban yung bubble wrap. Pinagpawisan ako dun, besh! So, ito siya. Ito, binili ko kay Shopee. Siyempre, Shopee!
sabi ng hipagong, tinatawag pala kayo nila eh, Shocky! Kulay pink! Kaysa lamin. Hindi ko din alam. Pero, ano siya ha? Magkano to? Mura lang to. Iyan, lalagay ko dyan kung saan ko siya binili, kung magkano. Basta mura lang to. Hindi ako bibili ng mamahalin, promise. Ate, baro ako ng phone mo. Sample lang natin, kasi phone ko yung gamit namin. Oh, nice! Actually, parang kaya niya yung iPad, kasi mabigat to. Hindi siya yung basta tutumba. Maganda! Maganda! Pati yung pagka-pink. May pasalamin pa siya, oh, di ba? Kung wala yung phone mo, may pasalamin, tapos natitiklo. Hey, yeah, nice! Again? Ano siya? Hindi siya kakain totally ng space. Pwede mong tiklo after. Kung tapos mo nang gamitin. And, eto na. Eto, hindi ko siya sabay-sabay binili kasi hindi ko siya pwedeng sabay-sabay bilhin. Siyempre, may budget tayo. So, mag-open na tayo. Eto, yung, ano lang siya, fashion bag, ang tawag niya. It's a Coach leather na type ng bag. Tapos, sling lang siya. Mostly, ang kinukuha ko yung MCM. MCM, MK. Yung MCM kasi nakuha na ng mommy niya. Super good buy. Insert ko yung insert namin yung picture ng MCM. And then, ito, yung Coach na bag. Ngayon, it's pandemic, di ba? Pero, some of us are working pa din. Tapos, gusto mo ng new bag na alam mo namang hindi ka maka-afford pa ng totally na bago. Pero ito, branded na. Tapos, alam mo namang super nice. Why not? Di ba? Oh, as in, legit siya na, Coach. Pati yung loob. Pero, ang nice, di ba? And then, yung ano ko yun, editor ko. And then, tapos ano, pag bumili ka sa kanya, sinasamahan niya talaga ng mga generic na dust bag. At hindi basta-basta masisira yung mga bags mo, di ba? Ito pa, isa pang Coach talaga naman. As in, nagkakagulo pag nag-live siya. So, yun. Ito, Kili bag, quarter pink. Tapos, spacious din siya. Ang maganda kasi, nalalaban siya. Mayroon pa ako isang MK na bag eh, na black. Insert namin doon yung picture kasi dinala ko sa Makati. And this one is an Ancline. Ancline na bag. Sis, kung ikaw working ka, super perfect siya. Mayroon siyang pocket dito sa likod. And then mayroon din siyang parang 1, 2, 3 na divider. Mayroon siyang zipper pocket dun sa loob. Ayan. Tapos, ang maganda lang sa ganito, huwag mo lang kakalimutan mag leather lotion kung meron kayo. Ito, ayun pa yung maganda dun kay seller kasi pinupunasan niya yung mga bags. Tsaka ito talagang may mga supplier siya from Japan and Korea. Tapos sinasabi niya kunyari Japan bags na speedy, ganyan. It's either from Korea or from Japan. Usually dalawa lang lagi yan. Kaya nagkakagulo. And this one is from, sa kanya ko pa rin to binili. Actually, it's a Kili bag. Ganyan siya. Tapos, meron lang akong bag na backpack na nagiging sling. Ngayon, sling, mas sling kasi talaga ako. Tsaka, mas mahilig ako sa mga maliliit na bag na sakto lang yung mga inilalagay ko. Kahit, pero na lang kung kasama ko yung mga anak ko. Although, malalaki naman na sila. So, kanya-kanya na rin silang bag. Ito din, leather. Kasi yan, nilagyan ko lang siya ng ganito para maging sling bag. Super nice. Wag mo lang siyang, parang it's a wallet bag. Tapos madami kang mailalagay. Kasya yung cellphone, may alcohol, may wipes. O, diba? Tapos, may card slots. Tapos, ito yung money dito. So, super okay. Super okay talaga. Kasi, lalo na ngayon, kasi may mild scoliosis din ako. So, hindi ako pwedeng magbuhat ng ganon kabibigat na bag. And then, eto, hindi ko ito nabili sa kanya, pero it's a Marc Jacobs na bag. Ukay-ukay. Sineshare ko to para meron kayong great find. Eto yung binili ko. Siyempre ngayon, pandemic, may virus. Hindi ko siya magamit. Nasa cabinet lang siya. Siyempre kasi mas gagamitin ko yung mga second hand, di ba? Tapos mas gagamitin ko yung, meron pa ako sa kotse na maliit na sling, tsaka yung backpack na from Parisian, which is 600 pesos lang yon.
nakasya yung iPad, yung payong ko na maliit. Actually, yung tumbler ko kakasya din eh. Ganun siya, pero hindi siya mabigat, hindi siya masakit dalhin. So, katulad nito, may binili akong duffel bag. Pero, wala siyang ano kasi, dust bag. Ito yung bag, galing to sa bag ko dati na Hush Puppies. Ito siya! Diba? Obvious naman na hindi pa siya gamit. So, ito, hindi ko siya magamit kasi nga, pandemic, may virus. Hindi mo naman siya pwedeng alkoholan ng alkohol kasi nakakahinayang naman, diba? Tapos, pangarap ko talaga magkaroon kasi ng speedy bag ng LV. So, hindi ko pa siya ma-put into reality. So, dito na lang muna tayo sa medyo inspired, at least original. And then, bago, bira akong bumili sa sarili ko na super mahal na bag. Pwede ako dun sa tagpo 500, ganyan, sa mga tagpo 2,000. Kasi, mahilig ako magpalit-palit ng bag. Ito kasi is a birthday gift, Christmas gift ko sa sarili ko last year. Tsaka ano siya, naka-layaway. Layaway means 2 months mo siyang pwedeng bayaran. So, diba, kung budgeted naman talaga yung pera mo, why not? At least may mga ganong seller na nag-offer. Masaya naman ako. Masaya ako, promise. Ang saya ko dito sa mundo na to. Kaya hindi ko alam kung paano ko siya gagamitin. Kasi, kaya ko rin pala binili. Although, meron kasi akong wallet na binigay ni Kuya. Pasalubong. Nauna ko pa itong gusto. Tapos nagkataon lang na ganito yung binigay. So medyo turno. Pero ito kasi iba yung... Ito canvas, ito yung leather eh. Ito nga, hindi ko rin ginagamit eh. Sabi ko, gagamitin ko itong... Ginamit ko naman siya, pero... Binalik ko ulit siya sa bag. Sabi ko, gagamitin ko siya pag wala ng pandemic. At sabay ko silang gagamitin. Para turno. Turno. So yun. Ito... Diba parang ngayon, kung bibili ka ng mga ganito, may hinihinayang ka naman gamitin araw-araw, te. Tapos kung wala naman masyadong laman, diba? Siguro pag special occasions na may pupuntahan, ayun, baka pwede mo siyang gamitin. Please like and subscribe sa aking channel and please hit that, ano yun? Notification bell. Wala, nasa baon na si ate. Thank you for watching, guys. See you. Bye on my next vlog.